pag kumain po ako neto, kulang po ang isa. Kailangan po dalawa. Hi guys! I'm back! Nandito na naman po si Miss D. At salamat sa pagbalik sa aking channel. Para po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, huwag po ninyong kalimutang mag-click ng like and subscribe para updated po kayo sa aking mga upload. Today guys, kakain na naman ng lola nyo. At bibigyan naman po natin ng food review ang fresh lumpia. At the same time, syempre, magmumukbang na rin ang lola nyo. At kita nyo naman ang aking outfit for today. Bulaklakan at dahon-dahon. Talagang ibinagay ko po sa aking kakaining gulay ngayon. Umpisahan na po natin at nagugutom na po ako. At ayan guys, nag-unpacking na po ako ng aking in-order. Sinabay ko lang po yan sa order po ng ate ko. Nagawa po ito ng ate ko pong isa. Ayan, nakailan pasa na po ang aking fresh Chinese lumpia. Yan, ganyan po ang dating yan. 2 to 3 days na po yan na nasa freezer ng ate ko. At ngayon ko lang po siya na pick up. Ang bango, ayan. 5 po ang aking in-order. At syempre naman, ang aking sauce, 5 rin po ang dumating. 1 for each. At eto guys, pre-prepare ko na po ang aking kakainin. Ay nalaglag! Ayan, ilalagay ko na po ang sauce na frozen. Para sabay ko na po siyang ilalagay sa microwave. Ilalagay ko lang po siya sa mga 1 to 2 minutes para po uminit hanggang loob po ng lumpia. At ayan guys, mainit na po at ready nang kumain ng lola nyo. At ayan, pinipindot-pindot ko na po siya at hinihiwa at ganito po kumain si Miss D ng lumpia. Mas prefer ko po kasing kumain ng nakaplato kasi mas hindi po siya messy. Pero kung gusto po ninyong kainin ng nakabalot, ibalik lang po sa kanyang pinagtanggalang balot. Napakabango po talaga niya. At maganda po ito para po sa mga vegetarian talaga at wala pong meat ang kanilang fresh lumpia. At eto guys, susubo na po ang lola nyo. At syempre, ang unang subo ko para sa inyo. Actually guys, kahit na ilan araw na po siya sa ref, medyo crispy pa po yung ibang kanyang mga vegetables. Tsaka, mabawang po siya. Malasang-malasa po siya. At tsaka marami po siyang mani. Talagang yung para po sa mga taong mahilig sa mani. Okay na okay po ito. Alam nyo guys, pag kumain po ako neto, kulang po ang isa. Kailangan po dalawa. Yung mga regado po niya, kumpleto, meron po siyang carrots. Tapos, meron din po siyang parang mga tokwa po ata yun. Parang meron din po ata siyang halong singkamas. Malinamnam po talaga siya. Talagang lasang-lasa po natin yung mga ingredients niya. Parang naaalala ko tuloy noon yung kinakain kong lumpia sa Binondo. Tara na guys! Kain na tayo! Ang bango! Makakarami yata talaga ako ngayon! Napaka-authentic po talaga ng kanyang timpla. At lahat po talaga malasa. Kahit po ilan araw na, malutong pa rin po yung mga vegetable na nalalasahan ko. Inom muna tayong tubig. Baka mabulunan na ako sa sobrang bilis ng pagkain ko. At habang kinakain ko ito, nagmumuni-muni po ako at naaalala ko po ang aking tatay. Kasi madalas po siyang bumili neto sa may Santa Cruz. Pero mga beshi ko, bitin po ako sa isa.
kasi naubos ko na po yung 5. Isang araw kinain ko na po lahat. Kaya etong isa na lang po, kaya ito na lang po ang ipinakita ko sa inyo. Nakain ko na lahat. Sarap kasi, apoy slumpia. Sana naman sa susunod, sponsored na. Ang sarap talaga. Alam nyo naman ngayon, naka-lockdown po tayo at ayan, kita nyo nasa kwarto po ako. At lahat po halos ng ating kinakain, binibili na lang po online dahil hindi po tayo makakain sa restaurant. Hanggang ngayon, takot pa rin pong lumabas si Miss D. Siyempre, umu-order na lang po tayo online para hindi na po tayo kailangan lumabas. Alam nyo naman sa mga panahong ito, delikado po ang paglabas. Kaya mga momshi at mga beshi ko, stay home and be safe. Sana po'y nagustuhan ninyo ang aking vlog today. At para po sa mga hindi pa nagla-like and subscribe, huwag pong kalimutan mag-click ng like and subscribe para updated po kayo sa aking mga upload. Marami pong salamat hanggang sa susunod na pagkain ko. Bye-bye!